yun sa mga kumuha po ng bahay ulit dito sa subdivision na malapit sa amin. Celina Plains, Jade Residences, Savanna, Green State, yung mga hindi pa nakakalipat, yung mga gustong kumuha pa sa mga units sa mga subdivision dito na may available pa. Actually, as of now, Savanna na lang ang available. Okay, so, pupuntahan po natin yung mga lugar na malapit sa mga subdivision na to. Iikot po tayo ulit sa palibot ng lugar na to. At gusto kong makita nyo yung area na kung saan kumuha kayo ng bahay. Pupunta tayo doon din sa isang malapit na community. Na malapit na community, ang Lancaster City. Okay? So, tara at samahan nyo ulit ako. Congratulations sa mga nakakuha ng bahay dito. You're the best. Tara, chobo.
papunta tayo ngayon sa isang historic spot dito sa Cavite. Which I believe parang nakakalimutan ng marami or hindi na pagbibigyan ng pansin. Sure. Yung kalsada dito is ongoing yung construction, pero matatawid naman natin yan sa paglalakad. Wow, it's ongoing construction. Yes, galing. Oh, di ba? It's ongoing construction, and yung area yan na ginagawa. Diretso yan. Papunta na yan doon sa area na yun. Pero we will see if we can pass through that time. Pero yan. So nalalakaran naman kasi talaga ito ng tao. Talaga makakadaan yung motor. Pero yung tao pwede makalusot. Pwede ka nga doon sa ano, dumaan eh. Dito pinutas kami tayo. Kasi magiging forma to. Pag ano naman. Dahil sa ginagawa dito, magiging tuloy-tuloy na yung biyahe nang may magandang kalsada. Ang mga nasa division natin, pupunta doon sa pupuntahan ko. Wow! Thank you.
Dudugtong na siya dito. At meron ditong nabuhalang HQ project na tinatayo. Nakapasok na kami doon minsan. Okay, bawal pala pumasok na. Sila kuya, mukhang may plano na naman.
yan, shopwise yan. Pupuntahan din natin yan mamaya. Kado lang yung gate dito sa likod, kaya doon tayo sa harap dadaan. That is Lancaster City. Complete ng iyong mga pangangailangan. Nearby dito may hospital. Yung papunta doon. Mayroon din papunta doon. May tumabaw. Lancaster City na malapit sa atin at meron po itong sariling Savemore. Ayan, Savemore yan hanggang doon, meron yan ano sa loob. Ayan natin. At may mga gas station dito pero I think hindi na nag-operate yung gas station na yan. May Jollibee, may McDo din dito. Ayan, so so, I think, ito naman, marami sa atin yun, yung mga optical, yung mga dental. Pero yan, yan yung Savemore. Yan, Savemore, marami pang mga tindahan dito sa baba, Savemore tapos sa loob, ay ang department store. Yan, department store yan. Galing, no? Okay, so, of course, Jollibee. Yan. Jollibee. At pupuntahan natin ang iba pang ano, selling point sa lugar na to. Oops. I think I'm close. Ayon, bus. Ang daming faces dito, ang daming villages sa area na to. And ayan, may Lancaster Village, may Lancaster Village 1, Village 2, may Lancaster City, may mga iba-iba pang mga subdivided areas. Okay, ayan, let's go. Then, sa isa pupuntahan natin ang Divisoria ng Cavite. Divisoria Mall, 168 Mall ng Cavite. Ito ay ang
Unitop. Yan ang pinaka divisoria mall ng Cavite. Parating yun ang Cavite. Unitop Imus. So malawak yan, mahaba yan. Papunta yan doon sa likod. Tingnan natin sa left. At mura yung mga paninda din dyan. Yun, ang haba niyan. Yan. So, wide range sa mga pagpipilian from, tawag doon, from grocery to mga damit, apparels, appliances. Yun. So, may mga hardware na rin dito. Ito na yung matagal itong subdivision na ito. Ah, may pupuntahan pa tayo. Let's go. Yun. Dito mga kainan. Yan. So may mga bakery. Parang maliit lang ito na spot na pwede magsalo-salo yung mga tropa. Of course, with safe. Mapupunta pa tayo. May mahiling sa samgyup. May mahiling sa samgyup. And village 1. Mars, walang ganyan Mars. Sabi ko, may mga Korean barbecue dito, may milkihan, yan. May driving school dito, may palabahan, yan. At meron din ditong wet and dry market. Okay, so kung mamalengke kayo, pwede dito. Sa kanilang wet and dry market. Yo, sa loob. May furniture din dito ah. Pwede. Okay, so ngayon pupunta naman tayo sa Shopwise. At iba pang mga establishment dito sa Lancaster. Okay, let's go. Another subdivision po yun. Ang Masaito. Yan, Masaito. Another subdivision. Saan kayong tatayo dito?
Yan yung Unitop. Hanggang doon yan sa dulo. Unitop Imus. Masira na nga yung iyo. Siguro dahil sa ano. At ito yung kanilang roundabout. Yan, ito yung simbahan. Siguro mag-open to pagdating ng Pasko. Okay, let's go up. Parking area ng Lancaster, so hindi tayo pwede dito. Workout area nila, may side dyan. Diyan po sa loob ng kanilang mga module units. Yan. Mga module units yan. Kanilang mga bahay. Maganda eh. Matagal na mga yan. Maganda ng ano dito. The community talaga is okay.
maganda. At may biking area dito. Yan. A little bit of working area. Workout area. Pwede kang makapagano dito. Pwede kang muna tayo yung Fastfood dito. Isang muna tayo malapit ng Ikot. Last step,
na pumapawi sa akin. So okay lang. Tayo, susulitin na natin. Pull up tayo. Damihan masyado. 3 sets. Pwede 5 lang pwede ko. 5 lang ang kaya ko.
bibigyan tayo ng pwede niyang dalawin dito, pwedeng pasyalan. Robinson's Easy Mart dito. Ito na tawag nila the square. Tapos ito sa area na ito sa looban may mga ATM machine. ATM lang. Kasi machines na ang yun. Yun! Sa malapit ito lahat dun sa atin. May pharmacy dito. May pizzahan. Oh, may mga school supplies na eh. Para. Congratulations! Of course, pagdok. At ito yung kanilang terminal, transport area. Maynila, shuttle service papunta sa mga subdivision, nila din dito. Of course, McDo's. Tapan natin siya twice. Ito pa ulit. Karugtong to doon. Bangko dito. PS Bank. Ayan. Another pharmacy. Ayan. Ito madami. May Gilligan's ka rin dito. Oh. Some gifts bad. Ito Gilligan's. Ano kung operational na yan? Para hindi pa eh. Sa likod, may mga tin... Uy! May mga sports ano doon. Pwede. At ito yung sinasabi kong shop wise. Sigutin natin yan. Doon tayo kanina. Lusot yan doon. Kaso sarado. Yan yung Shopwise. And here we go at Shopwise. Dito sa Shopwise. Dito sa Shopwise. Shopwise. Ay hindi, SM pala yun. Shopwise. Entrance, exit. Ah, diba? Ganda ng lugar. Ang tumbok ay McDo. Para sa mga nagda-diet, ang tumbok ay McDo. Congrats! Isang ikot ulit. Tapos, let's go exit na. Yep.
ito yung McDo. Friends ng mga nag-workout. Ayan. McDo, friends ng mga nag-workout. Bawal walang face shield sa loob yata. Ayan, walang face shield, bawal pumasok. Ito siya may delivery naman. Hindi okay lang. Mga Christmas decor na dito, oh. So I think magpapailaw na sila. Savemore. Jade po yan, Savemore. Ayan yung Robin sa Easy Mart. Kita nyo na. And Lancaster, New City, Cavite. Punta na tayo sa vlog at uwi na. Jollibee, daang saya. So mayroon na silang dining ngayon dyan. Tayo sa vlog. Thank you.
siya nagawa kay Y ngayon. Tapos din dyan, ha? Patawad sa halapan. Dito daw unang winagayway yung matawad. At dito nagkaroon ng labanan. Sa gisag ng labanan. Sa halapan. Ayan, ha? Ayan, so basahin nyo na lang. Pa natin. Labanan sa alapan. Sa book na ito ng alapan Imus, Cavite noong 28 ng Mayo 1898 na ipagtagumpay ang kauna-unahang labanan, labanan sa mga hangganan ng kawit ng muling magbangong lakas laban sa Espanya ang Imusikan. Itinatag ni General Emilio Hidalgo. Ang labanan ito ang naging palatandaan ng ating matagumpay na pagpupunyagi may bagsak ang paghahari ng mga Kastila at ng pagsilang ng unang republika ng Pilipinas. Pilipinas. Sa buhok ng ito, unang iniwagayway ang bandilang Pilipino. Ang kinatatayuan ko ngayon ay isang historical place. Dito sa lugar na ito, unang iniwagayway ang bandila ng Pilipinas at dito nagkaroon ng labanan. Unang matagumpay na labanan dito rin sa mga hangganan ng kawit ayon din sa ating binasa. So, ito yung kanyang ito naman yung flag kasi nga dito nga unang ibinagayway yung bandila ng Pilipinas. Silipin din natin. Sayang lang, hindi mahangin ngayon, hindi siya nawagayway. Of course, isang magpit na pagbugay sa watawat ng Pilipinas. Alinsunod sa batas republika, 491, flag and heraldic code of the Philippines. Ang watawat ng Pilipinas sa buhok na ito ay mananatiling nakataas sa buong taon at naiilawan sa gabi. So wow. Isang saludo sa watawat ng Pilipinas. At may ongoing construction dito. I think magiging pasyalan din talaga ang lugar na to. Tingnan nyo yan. So, I believe magiging pasyalan din ang lugar na to. At may tinatayo dyan. Wala kong sino yan. Sorry. Naaralan ko yan. Pero sa ngayon, tayo ay uwi na muna. And let's go!
naalala nyo dati, yung isang araw, pumunta ako sa SM. Yan yung daanan na yon. Papunta sa SM. Yan yun. Yun, pumunta doon SM na yon. Yun, SM yun. Ito yung pabalik sa amin. Yan, yung dinaan natin papunta doon sa likod ko, ang SM. See, dikit-dikit lang dito yung mga develop na ng mga areas. Ito yung lumang kalsada. Yan. From here to this. Okay, yan na lang yata yung lumang kalsada dito eh. Ay, ito pala. Yan na lang at saka itong isa. I mean, ganun na lang kaiksi. Dati dito dun yung original na kalsada talaga. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lanes na. Tama ba? 1, 4 lang. Dalawang on, dalawang. Dalawang. 2, dalawang. Daw. At dito ako pumasok, nag-workout. Sa Slita Samsons. Yan. So, nagtatagpi-tagpi na. Ganun lang kadikit-dikit yung mga ano dito. Yung sinasabi kong malaking building doon. Nakikita nyo. Yun ah. Yun! Hindi ko na kung sa gobyerno yan. Nyo. Ang laki niyan, ang layo pa niyan dito. Ang lalaki na talaga yung mga, yun! Ang lalaki na talaga yung mga dito. Subdivisions. Ah, isa lang pala yan. O, likod ng camellia yung malaking building na yun. O kaya yun. Dikit-dikit na rin dyan. Simula pa lang yan. Oo. Thank you.
Yun. So dito tayo dumaan kanina. Diyan tayo dumaan. Lalo nung inisip ko, diyan ako napos na dyan. Diyan tayo dumaan. Ayun, so naikot ko rin kayo. Dito tayo dadaan. Another ikot. Subdivision. Walang masyadong nadaan sa sakyan dito.
mga pinag-aawayan niya naman. Ano mga pinag-aawayan niya? Magkatakas na naman? Monster up? Duwag sa likod? Kadamig at siya doon? Ayun, so hindi na tayo ulit sa bahay. Naka-uwi na tayo. At meron pong emergency nangyari. Nakatakas ulit si hamster na i-video ko noon na nakatakas. Na akong sinisisi ng anak ko kung bakit nakatakas. Hindi ko alam kung sino yan. Sa nakatakas siya, ibig sabihin tumatalino sila. Ayun. Thank you so much guys for joining me sa ating biking session. At again, iwan ko sa inyo itong verse na to, Jeremiah 29:11. Find out the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a good future. Bye-bye.